Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Bellier. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli tayong magsasama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 10! Magandang araw po! Muli, Father Hans! Yes! Kainan na naman, Father! Oo nga, Father Roy! Another dagdag na naman ng timbang ito! Ako yung na-excite, Father, kasi kanina nakita ko parang mga favorite kong mga pagkain ito. Kakaiba ang mesa natin ngayon, no? Wala ang sibuyas, ang bawang, ang luya. Wala ka ngayong free steam, facial steam, no? Wala ka ngayon. Hindi ako so sure. Kasi meron pa lang ako kawali pa rin, dito. No? Pero bago ang lahat, batiin muna natin ang ating mga kaibigan at supporters ng TV Maria, especially ng programa ng Testimony! Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa at para sa patuloy pa ninyong pagsama sa atin, Father Roy, anong gagawin atin pong nila? Like, share, follow at TV Maria Fields sa Facebook, pwede po sa YouTube and of course sa Instagram para gaya ngayon, yung mga masarap na pagkain, inyo pong pwedeng gayahin. Again, you can always comment pag kayo po ay sumubok, nag-attempt po kayo, kahit na medyo pumalpak ng konti, picturean nyo pa rin para inyo pong ma-share, ginaya namin yan. Mukhang masarap ngayon, yan. Bago ito, bago, parang hindi ulam yata ang magaganap na ito. Kaya nako, binabati natin ang mga kapatid natin, lalo na nitong pandemya, di ba? Mm-hmm. Marami ang nakadiscover ng kanilang mga talento sa mga panluluto. Skills. Also baking, hindi lang ng pagluluto ng ulam. Totoo, Father Hans, katunayan. Parang mas mahirap daw ang baking. Ano? Mahirap daw ang baking. Bakit? Ano naman? Mayroon pang orasan. Ah, orasan ba ito, Father Hans? Timbangan niya, timbangan. Kuya. Baka mabawasan tayo ng viewers sa ginagawa mo, Father Roy. Maraming salamat sa mga kapatid natin sa ibang bansa, hindi lang dito sa Pilipinas, na patuloy na sumusubaybay sa ating programa at sumusuporta yung mga panalangin din naman ng TV Maria. Ay kasama diyan. Siyempre, bahagi ng mga programa natin ang mga panalangin para sa kanila. Katunayan, Father Hans, ngayong araw na ito, isa ang ating guest ngayong araw nito sa mga dating mga nag-OFW. Ay, oo nga pala. Alam mo ba yun, Father Hans? Mamaya, we get to know yung kanya kanina sa orientation, kwento. Father Roy. Na siya ay nagtrabaho sa ibang bansa. Yan. Hindi ka nakikinig. Sorry. Patawarin niyo na. Hindi, kaya tawagin na natin, hindi lang ang kwento ng kanyang pangingibang bansa ang ating matututunan, kundi ang marami pang kwento ng kanyang buhay. Kaya, Father Roy, let us welcome ang bagong kaibigan at bisita ng kusina ng Testimony. Professional ito. Yes. Ito yung totoong dapat may suot nito. Oh, let us welcome Chef Rodel Tumale. Wow. Hi Chef. Good morning. Hello, Chef. Good morning. Good day. Good magandang afternoon. Araw, good evening. Good day. Magandang araw po sa inyo, Chef. Kala ko foreigner, no? Oo nga. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oh, katayo naman yung totoo po. Magandang araw. Magandang araw. Oh, totoo. Yung totoo. Magandang araw is annyeonghaseyo, no? Oh, yeah. Mamaya may kwento yun si Chef. Bakit po meron ang Korean flag, Chef. Okay. Yeah. Magandang araw po. Maraming salamat sa pagbibigyan nyo ng oras sa Testimony. Okay. Chef, ano po ngayon pong araw na ito, ngayong episode na ito, ang inihanda ninyo para po matunan ng ating mga manood at kami ni Father Hans. Ano po ba ang ating ipe-prepare? Ang ipe-prepare po natin ngayong araw na ito, yung donut. Donut. This is basic donut. Wag mo. Tagalog, wag mo. Donut. Wag mo. Talaga na ako, kinakabahan ako sa nangyayari ngayon. Mukhang bawas na ng 5 viewers. Donut. Pero bago ang lahat, Chef, yun po bang, kayo po ay chef sa mga pastries, may iba-iba po ba na klase ng mga chef? Yung sa mga ulam, kaya may ganun po ba, Chef? Yes, magkakaiba po kami ng na chef, no? Pastry chef, and show chef, executive chef. Wow! Executive chef, meron pa. Meron tayong executive chef. Ang executive chef, yun yung hawak niya, yung pastry chef, at saka yung show chef. Show chef. Mm-hmm. So tatlo. So, may pang-apat. Kami ni Father Hans. So, kayo na po yung pang-apat. Chef-chefan. Chef-chef. Mauna na nga po ako sa inyo. Yes. Kulong na chef. Madamay pa ako dito, de. So kayo po ay nasa pastry chef. Yan. Nasa pastry chef division. Yan. Grabe. Ito po ay, professional talaga, Father. Ano ba, pag narinig natin, donut. Ay, donut lang pala ang gagawin niya. Pero, napalitan ko, hindi lang basta donut. Na just one.
not just two, variety. Variety of donuts. So nakita ninyo, ano po ba, chef? Madalas. Mayroon po ba kalalaking donut ang gagawin natin, chef? Kaya may ganito tayo, chef. Meron gawa ng ganyan, pero ganyan kayo kalalaking kawali. Kalalaking donut? Okay. Kalalaking donut. Never donut. Yeah, yeah, never donut. And so, ipakilala ano na po natin ang mga ingredients ng inyong variety of donuts. Sa paggawa ng donut, na basic na donut, is of course, ito yung flour. Yeah, flour. Yung ating yeast. Amazing. Yung ating full cream milk powder. Paano yun? May donut tapos may yeast pa? Yeast and no. Yeast and no. Ikaw talaga. Kala mo ha. Sorry, chef. Chef, sorry. So, sorry. So may yeast. Okay. Yeast yan ha, yeast. Baking powder. Kailangan natin ng baking powder kasi kailangan siyang umalsa agad dito pag niluto. No? Ang yeast is uunahin niya muna umalsa. Pag nilagay na, yun ang tulong ng baking powder para agad umalsa. Umalsa. Okay. Tapos, sunod yung ating sugar. Opo. Yung ating whole egg, no? Whole egg. And water and the butter. Okay. Water and the butter. Water and the butter. Yeah. Pero chef, parang may... Ako, kayo pa nang gigigil sa mga parang, pagkain dyan. Parang nagpapakilala po kayo dito siya nakatingin, chef. Parang gusto ko nang kumuha ng... Ano ba yan, mga asagi din, chef? Ano ba yan? Aside for the basic donut, doon pinapaganda natin yung donut, yung presentation. Yeah. Because maglalagay tayo ng mga toppings. Yeah, like toppings. Yung ating dark chocolate. Yoy, ako, Lord. Thank you, Lord. Ang bait niyo sa akin. May dark chocolate. Correct. Dedicated to alcohol. And also, yung ating strawberry chocolate. May tayong strawberry chocolate. Marami bang flavor yan? Yung white, yung meron pa tayong matcha flavor na chocolate. Yun ang uso. Usong-uso na po ngayon yan. At yung mga chips na ilalagay natin. Chips. Toppings po on the top of the donut. May, meron pa doon marshmallow, Father Hans. Yes, for the rock. Kami po ba maglalagay ng toppings? Kayo po maglalagay mamaya. Ikaw na, ako kakain. Ikaw maglalagay. Sige, okay lang, Father Hans. Game. Game. Sige. Sige, simulan na ako natin, chef. Ano ba ang unang ginagawa, chef? Ang una nating ginagawa paano gumawa ng donut, unahin muna natin yung liquid ingredients. Liquid. Okay? Like yung ating water. Water. Ayan. Yeah. Naku, kaya akong ito. Naku, yung ating whole egg, no? Whole egg. Okay. Yan. Tapos yung ating sugar. Sugar. Chef, napansin ko meron kayong weighing scale dito. Ito bang mga ito ay in a way, parang nyo gano'ng karami ang nalagay ninyo bawat ingredient? Ang ganda ng tanong niyang Father, chef, no? Napakaganda ng tanong. Sa wakas, may magandang tanong na siya. Sumama din sa wakas. Salt, no? Okay? Uy, ano nilagay? Salt. Iodized salt. Iodized salt. Ang science of baking sa paggawa ng donut, kailangan talaga na paka-specific siya. Accurate talaga yung... Kaya may weighing scale. Kaya po natin tinitimbang, kasi pag sumobra o kumulang, meron nagkakaroon ng difference yan. Father Hans, kaya pala. Ako sakto-sakto naman yung pagkakasukat sa akin. Lagyan natin dyan. Kaya pala, natimbang ka ba? Oh naman. Sobrang-sobra. Nagka-diprensya rin. Mukhang nagka-diprensya ata pag nasobrahan talaga. Tabang-tabang lang. Okay po. Ngayon, ang gagawin, ang second step natin, dissolve the sugar in the water. May egg ka po. Apo. May eggs na. Iligyan na natin. Uy, kanina may nasabi po kayo, iba-iba pala yung pang ganito rin, Father Roy. Ito po, gilid. Ito po. Ito po. Okay? Anong tawag po doon, chef, yung iba-iba? Ayan, yung ang tawag na attachment na to is duhok. Attachment. Duhok. Attachment duhok. Huwag yung ganyan. Tatlo ang attachment na ito, isang wire whisk at saka isang paddle at saka duhok. Tatlo yan. Nalito talaga ako kasi may donut tapos duhok. Duhok. Duhok tapos donut. Ash. May yeast pa. May yeast pa. Laki-laki talaga ang problema mo talaga. Pag- Alam mo, sige, bago sige, yan. Sige po, sige po. Si chef ay kabilang sa anong matawag po doon sa RFM? Republic Flour Mill. Republic Flour Mill. Doon po kayo nagtatrabaho. Yes po. Republic Flour Mill. Ilang taon na ho kayo dyan sa... Actually, magto 2 years na ako sa RFM. Ang line of work po ninyo sa RFM is ako is baking demonstrator sa mga malalaking kumpanya like si Gardenia. Wow! Baking demonstrator. Sa Goldilocks. Buong bansa ho yata yan, chef. Actually, yan. Yes. Yan na, sinimula buong na. Buong bansa po to. Mm-hmm. Buong Pilipinas, so, Pilipinas. Para siya ay mag-mix na yung dissolve muna natin yung sugar sa liquid, no? Mm-hmm. Kasi kailangan natin ma-dissolve yan. That is a science of baking. Kailangan ma-dissolve muna para lahat ng ipapasok natin ingredients maging maganda yung combination. Apo. So, makalangan maayos natin. How long po ito, chef, na? Mga 1 minute lang. One minute. Magta-take off na yan. After ng 1 minute, at papatay muna natin, ilalagay na natin yung mga dry ingredients. Ito na. Ano ba yung so, liquid muna. Liquid muna. Liquid. So, sorry. Liquid muna. Sunod na natin muna, ilagay natin yung mga dry ingredients. So, liquid and then dry. Ano yung pinaghalo-halo natin? Okay, baking powder. Ito yung yeast.
By the way, Chef, kayo hindi po nabanggit gaano po karami yung, for example, itong baking powder. Medyo may karamihan po ito. Ilang kahor, ilang lata ba? Pag ganyan po. Karami po, Chef, ilan ang doon? Sa isang kilo, ang estimated na ilalagay na baking powder is 20 grams lang. Sa isang kilo, 20 grams. Yung yeast natin is... Alam ko ba, Chef, science of baking? Ba't parang may math of pag baking? Pag ganyan, pa? Oh, kasi accurate daw sila. Pag ganyan, ilang donuts po ang... Isang kilo, ang nagagawa nito is 33 pieces. By 50 grams, ang dough weight niya. Yun. Kasi may costing po ang talaga ang baking. Hindi pwede. Galing hindi mo. Pwedeng tansyahan dito. Yan po ba, Chef, kumpara sa ibang pagluluto? Ano talagang, po ito, Chef? Sorry. Ano yun? Full cream milk powder. Full cream. Talagang pag-baking ho, accurate yung pagsuka talaga. Correct. Hindi kagaya nung minsan na, di ba, pag... Tansya-tansya lang. Pag ulam, no, asin. Pwede na yan, Ganun-ganun lang siya. Oh, may kulay na. Pero kayo po ay, by profession ho, Chef. Yes. Kaya po talagang inyong... kinuha nung kayo ay nasa college bang tawag natin doon? Yes po. HRM po ako. HRM. Mm-hmm. Yeah. So, ito po na natin, HRM. Ilagay na natin yung mga dry ingredients. Dahan-dahan lang po natin ilalagay ito. So, no? Kita niyo yung dry ingredients na basa na. Kasi napasa na eh. Hindi na siya dry. Hindi na siya dry. Ilagay natin dry ingredients para makombine natin sa liquid ingredients. Sa liquid ingredients. Alright. Sabi niya siya, okay. Ang sabi nung halu-halu hindi talaga. Sabi niyo kayo po ay nag-culinary mismo, no? Actual, as meron kayong formal training. Saan kayo, matanong lang namin, Chef, no? Anong level? Gano'ng katindi ang level ng training ni Chef? Saan po kayo nag-training siya? Bago ako nag-training, galing ako ng Red Ribbon Bake Shop, eh. Red mo? Red Ribbon, Goldilocks. Yung first job ko ito. First job. Okay, okay. Saan po ba nag-aral si Chef nung sa Adamson University. Adamson. Uy! Sa ating mga friends sa Adamson. Mga partners sa Falcons ba? Falcons. Mm-hmm. Yan. Yan po. Adamson. Pag mga ganito, yung pagka hindi pa sa medyo, kailangan light develop, yun, hindi nahihirapan yung mixture, so something like that. Mm-hmm. Mag-add lang tayo ng konting water. Yun, nangilang ko ng konting water. Konting water. Habang tayo po ay mag-add ng konting water, yes, no, Father Roy, mag-break na po sila tayo, para lang po atin pong ma-stabilize, parang puputok na. Yes. Mag-break po muna tayo saglit while we are trying to stabilize po. And yung maayos po, yun pong proper... mixture po ng ating wet and dry ingredients. Mag-break muna po kami. Saglit lang. Okay. Yan. At tayo po ay nagbabalik kasama si Chef Rodel habang si Padre Roy bingi-bingi na hindi na makarating dahil sa kanila ginagawa dyan. Ano yun? Oo. Kamusta na po ba ang nangyayari po dyan, Chef? Yan, after light develop, ilalagyan na natin yung butter. Tawag ano, lang paano po, Padre? Naging light develop? Yan po dapat, yung light develop. Ganyan po na. Dapat. Ito yung kanyang consistency, no? Yes, oo. So, kayo na, I was asking, gano'ng katagal? Sabi ni Sir Rodel, hindi pala based gano'ng katagal. Depende kung gano'ng ka-high-tech. Yung ating mixer. Equipment. Ayan. At heavy duty talaga. Lalagyan na ng butter. Lalang natin ilalagay yung butter. So ang base yan dito is yung siya ay consistent na, no? Yes. Siya, yung medyo ano na siya, halong-halo na talaga siya. Oh. Pero yun nga, di ba, paano malalaman yung consistency? Mm-hmm. No? Paano malalaman natin yung consistency? Ang gagawin natin, mamaya kukuha tayo ng dough, i-stretch natin yung gluten. Pag na-stretch natin yung gluten at hindi na siya nabubutas, napupunit, yun na. Develop na yung dough. Nandevelop na siya. Kailangan maipakita natin. Ganyan ba pag mga mag-boyfriend, girlfriend, kailangan i-stretch para makita kong na-develop na sila. Na-develop na lang. Ganyan ang relasyon wala talaga. Wala ng butas. Wala ng butas. Alam na alam ni Padre. Siyempre. Kailangan dyan matibay na. Dumaan muna sa matinding stress. Matibay ang kanilang pagsasama na. Correct. Yan. Yeah. Proper mixing. Kunti nang de-develop. By the way, si brother ba? Mayroon ba kayong pamilya? Mayroon kayong asawa, brother? Actually, meron po. Ilan? Isa lang po. Ilan ang anak ni brother and yung chef, Rodel? Tatlo. Yeah. Ay, batiin niyo po muna. Batiin niyo muna ang inyong family. Batiin niyo muna yung asawa at mga anak. So, let us serve one another. Hindi po, chef. Sa amin niya, chef. Bira ka naman eh. Sorry, grip ko yan eh. Ang alam sa yun. Dito ko nakabasa. Binabati ko po yung aking asawa. Sorry, father. Pati, no, right. Kinukuha yung aking patiin niyo po yung inyong mga asawa. Mga asawa.
Batiin niyo po yung asawa ni sorry, binabati ko po yung aking asawa, si Lorna Tuman. Nanunod po siya. Lorna. Ang inyong ilan po anak ng tatlo? Tatlo. Isang lalaki, dalawang babae. Yan. Yeah. Batiin niyo naman sila. Si Lorraine at si Rochelle at saka si Rolly. Wow. Magandang araw po sa inyo. Nandito ang tatay niyo ngayon. Oo nga, no? Nagumamo ng donut. Yan. Yeah. Right. Ito po ba yung nagawa niyo na para sa inyong mga anak din? Actually, pagting day off ko, ginagawa ko sila ng mayroon. Grabe ka naman, brother. Kahit day off eh, talagang ikaw ay... Alam mo, pag sa pamilya, hindi trabaho ang tawag mo. Ay, amen. Pagmamahal. Wow. Kala mo, ha? Ang galing mo, Father Hans. Of course. Kasi yan, Chef, kayo po ay nag-aral sa Adamson. Pero meron po ba kayong mga further... Diba pa further, further studies pa? Chef. Here and abroad, meron po ba, Chef? Yes, kailangan... Bago ka maging pastry chef, kailangan mong... Dumaan muna sa culinary, kailangan mo muna mag-aral ng culinary at kailangan mo pa rin mag-aral ng iba-ibang pastries, no? Oo. Para masabi kang pastry chef. At isa, at the same time, kailangan gumawa ka ng sarili mong isang bakery o na ikaw yung nag-develop ng pastries. So kaya na-practice mo talaga. You can show na hindi lang theory ang alam mo talaga. Yeah. Talagang... Oo, hindi lang theoretical, kailangan lang talaga actual. Ipakita mo sa mga tao, sa market, na ikaw yung gumawa, ikaw yung nakilala sa gumawa ng isang dulce de leche, na ikaw lang yung merong gumawa nun. Yeah. So, tapos si Chef, meron kayong Korean flag. Korea, bakit may Korean flag kayo dito? Anya sa'yo kayo? Anya sa'yo. Again, pinadala ko ng RFM sa Korea para mag-aral ng Korean techniques and also the recipe. Wow. And mga produkto ng Korea na dapat kong idalin dito at ituro din sa mga tao na kailangan din nila na ma-enhance yung kanilang mga skills and also the design of the bread. Ganon katindi po ang training ng bago maging worthy of the name, Chef. Pero alam mo, Father Roy, kahit na si Chef ay professional na sa kanyang trabaho, nabalitaan ko lang naman. Ay, ba? Nakamarites ka. Anong namarites mo, Brother Father Hans? Hindi lang, speaking ng paglilingkod, hindi lang sa pamilya, sa simbahan din. Wow! Si may involvement ni Chef. Ano po ba ang inyong involvement sa inyong parokya? At saan po muna ang parokya ninyo? Sa Santa Quiteria Parish Church po ako. Nagsiserve as a lay minister. Sa Caloocan. Caloocan. Si Father Benji Balsamo ang aming... Hi, Father Benji. Hello po, Father. Dito po yung inyong lay minister, Dito po nagluto ng donut pa sa amin. Si Chef ay isang lay extraordinary minister of Holy Communion. Of Holy Communion. Yes. Ilang years na rin kayo nag-serve po, Brother? 6 years and a half na. So, ibig sabihin po ng pandemya, bahagi kayo ng... Yung mga missionary na nagdadala ng mga... Kayo ba'y nagsiserve pa rin po nun during the pandemic? Yes, Father. Malayo lang. Inaabot, nagdadasal lang kami. Inaabot lang namin yung ostya. Yeah. Sila na po yung kumukuha. Wow, frontliner, Father Hans. Frontliner. Church frontliner. Yeah. Baka gusto yung mag-break ng ostya para makalibre. Kina-competition po yung mga madre. Sorry. Hi, sister. Mag-magaw pero sa simbahan nyo ba na dadala nyo po itong ano? Itong inyong profession, inyong talento? Actually, gustong-gusto ko sana i-share to dun sa mga sa aming mga ka-brother and or so yung mga sisters na pwede silang pwede kong turuan sa bahay, gawin nila to sa bahay, gawin nilang habit para sa kanila. Gusto yung mag-train ng mga i-share from the parish, no? Yes. Additional livelihood ba ika nga? Livelihood kasi may mga siguro mga nanay ng tahanan na sa bahay lang pero they can actually gawa nito, no? Paano po kayo na papapasok sa paglilingkod at simbahan? Yun ang gusto kong itanong sa Panginoon Diyos. Tanungin po natin. Anong nais mo itanong? Tinawag lang siguro niya ako para maglingkod sa Panginoon Diyos. Kasi alam ko sa sarili ko na marami ako matutulungan with my skills and my profession and my passion in baking. Wow. So the reason why, kaya siguro tinawag niya ako dito para makatulong. Ang gustong-gusto ko is turuan ko yung mga bata na talaga walang kakayahang mag-aral. Yeah. I-share ko yung aking skills and profession. Tulungan ko sila para ang skills kasi hindi to nakukuha sa isang bagay na may tuturo ng isang katulad namin. Mm. Magiging hanap buhay nito at magagamit nila pantrabaho. At saka Father, hindi biro yung kanyang pag okay ba chef? Okay ba? Lapit na yung lapit na konti pa. Hindi biro yung pag-aaral, yung panahon, yung oras, no, na kanya pong ginugol. Imagine, from Adamson, nag-culinary school, tapos abroad. Nag-abroad, no? By the way, apart from Korea, mayroon pa ba kayo ibang bansang napuntahan, brother? Kasi kayo na, nag-OFW rin daw kayo, balita ko. Sa Red Ribbon, pinadala ko ng Red Ribbon sa Belgium. Belgium. So, kaya maraming, pero pag ganyan po, chef, siyempre sabi niyo may asawa, may anak kayo, sila ho ba ay
sama nyo na rin sa paglilingkod sa simbahan. Mm-hmm. Sila po ba ay, kamusta ang ano, yung involvement. Sunday life? Yes, yes. Pag sabi yung Sunday life ay yung ano, buhay pananampalataya ng pamilya. Ang misis ko kasi, mayroon siyang sariling, parang binubuo nilang ministry. Sa mayroon silang... Sa parokya rin po, sa parokya rin. Okay. So ang buong pamilya, in a way, involved sa church, ano? Kasi meron silang mission, pupunta sila sa mga simbahan, mm-mm, nagdadasal po sila, mm-mm, para sa... Mga prayer warriors. Yes. Prayer warriors. Oo. Kahit saan-saan po sila nakakarating, sa Baguio. Gala po nato si Mrs. Gala. Sila pala ay mga ano... Holy mga... Spirit missionary. Ah. Yun po ay sa parokya ninyo, binuo ng kanilang... ng inyo. Totoo yan, ha? Father Hans, hindi lang naman sa parokya, hindi lang sapat na, of course, may mga lay ministers, may mga lectors, greeters, pero napaka-importante yun pong ginagawa ng mga prayers, mga prayer warriors ka nga, no? Father Roy, charismatic groups. Marami tayong mga servant leaders sa parokya na more than yung lector, lay minister, choir, meron silang iba pang gustong ibigay sa simbahan. Mm. Just like ang sinasabi ni Chef Rodel kanina na marami tayong out of school youth din sa parokya. Ito yan, ito even yung mga parents din na sabi na mahalagang mag-aral. Pero sadyang may mga kabataan din sa community, sa parokya, na siguro hindi pa kayang mag-aral, na yun ang gusto niyang maabot ni Chef Rodel din, ano? Yeah. Maturuan itong mga batang ito. Yes. Mukhang okay ba doon siya? Diba? Malapit-lapit na. Malapit na yung kanyang consistency. Oo. Yeah. Talaga naman. Uh-huh. Ano naman? Ngayon, patayin na natin. Oo nga, yeah! Mukhang nagpaparinig na siyang tama na po. Mga, diba? Sige, gagawa tayo ngayon ng ano. Tuloy-tuloy lang, Chef. Ano muna tayo, Chef? Sige. Sige. Paano, gusto ko pong maturuan nyo po si Father Roy mag, ano tawag doon? Magbuo. Magbuo ng donut. Ah, sige. Okay, sandali lang. Sige, lalagay yan. Ito po, Chef. Ayan. Sige lang po. Usually, paano ito binubuo, Chef? Yeah. Maglalagay lang tayo ng oil dito. Ah, sige, Chef. Ito po yun. Yan ba, Chef? Ito po. Pwede po dito, Chef. Diwa ba sa isang plato, Chef? Oo. Ito po. Nalinis na natin yan. Pwede ba dito? Sa table? Kayo, Chef. Kung kayo po ang tingin yung okay, okay po sa akin. Okay po, no? Pero, to be sure, Chef, ito naman eh, gusto ko malinis na malinis ang ating correct, pong... Correct. Linisin po natin. Father Roy? So, ito na po. Sa wakas, natapos din ang ating pong mixing. Wow! Nakakapagod. Ito na. Kala ko ba, baking? Ba't nagiging painting yung nangyayari, Chef? Naglalagay lang po tayo, Father, dito ng butter. Para lang pang round. Ngayon, para natin, kukuha tayo dito sa bowl. I-check natin yung consistency ng gluten kung develop na. Ganito pag-check. Ganun pag-check. Nga, di naman butas nga. Ayan, no? Stretch the gluten. Pag-consistent talaga. Ayan. Stretch the gluten. Ito po yung stretch the gluten. Grabe. Opo. So kahit anong hanap mo talaga, sir, di siya nabubutas na. Hindi na siya nabubutas. After... So it took ilang minutes yan, sir, ano? Oo, okay. Yes. Sige, sir. Ngayon, ira-round na natin. Okay. Ira-round muna natin. Pagka-round natin, kailangan maging even yung distribution ng gas, maging makinis yung skin. Okay, okay. Ayan, ganyan na siya, oh. Ganon. Okay. Alright, skin na. So makinis na po siya. Okay. Ngayon, ilalagay natin dito, i-rest natin ng 30 minutes bago bukod ang butasa. So bagay, nakakapagod ang mag-ikot-ikot dito eh, no? Kaya mag-rest talaga, no? Mag-rest 30 minutes talaga? Napakatagal naman ng 30 minutes! Kaya ako na ang gumawa nito, sir! Yes. Oh, di ba? Hindi ko na talaga, Father Hans. Kakahirap. Chef Hans, thank you, Chef Hans. Salamat to. Napagod ako, Chef. Ang tagal nyo, 30 minutes. Ito, 3 days kong pinagpahinga. Alright. Oh, Chef. So, yan. Ang dami so, ito na yun. Ito na yan. Ito na yan. So, ano pong gagawin, Chef, dito sa atin pong mga sagnawa ni Father Hans? After na rest natin ng 30 minutes, bubutasan na natin. Ha? Para maging donut na siya. Okay na. Pagkasabay na sabay tayo dun, ha? Wow, si Chef. So, ako munang gagawa, tapos sunod na kayo. Sige nga, Chef. So, magre-rest ng 30 minutes. Pero yung pin-repair ko, 3 days po yan, Chef. Pero ito pong mga kawali, ano ba? Shall we prepare also, Chef, no? Yes, after na mabutasan, ipiprepare na natin yung kawali at saka mantika. Tuturuan muna tayo. Sige, Chef. Sample, kayo. Ito yung best part. Ganun lang, kukuha lang kayo ng konti ng oil, tapos touch niyo lang po sa gitna. Ah, may dimples na rin siya. Wow, oh, yabang! Ganyan lang po. Kito, Father Hans, ang puti-puti mo ngayon. Oo nga, yan lang. Tapos, ito na po siya. Ang tagal na gumawa, ang dami niyo daldal. Yan, ganyan na po siya. Sige, sample. Wow! Sample. Isang pindot. Yan, sa gitna lang. Butasan niyo po. Tinawa mo ng doorbell. Ting-dong! Yan! Tapos, sabi ni Chef, dahil siya'y consistent na, nagayan siya. Yan! Ako nga. Donut! Ako nga, Chef. Yeah, sige. Ano maganda dito, Chef? Chef, bang size siya na kailangan din? Okay na ba ito? Okay na po kasi naka-weigh na po ito ng 50 grams. 50 grams? Ah, okay. Tuldok! 50 grams each. Okay?
Habang nagbubutas, pwede na natin sindihan yung okay. ating kalan, no? Sige, ako na po gagawa niya, na chef. Wow. Chef, ano ito? Small, medium, large? Yung ating large. Wow. Large. Okay. Ilagyan mo sa tray, no? Sige po. Siguro haba pong ating munang pinapainit, Father Hans, at habang tayo nagbubutas ng mga donut, mag-break po muna tayo saglit para po atin pong ihanda ang atin pong pag-prito, chef, tama? Pag-prito ng atin pong donut. Na, galingan mo, Father Hans, ha? Mag-break po muna kami, kaya nga alis dyan. Dali lang pala ito. Galing mo gumawa ng dimple, Father Hans, ha? Pam, pam, pam. At tayo po ay nagbabalik kasama si Chef Rudel pagkatapos ng napakahabang pagkapahinga at naihanda na ang hugis donut talaga. Yes. Wow. Napakahaba so, din pag-giling. Oh, grabe. Ang daming pinagdaanan. Oh. Hindi pala ang kala mo napakasimpleng donut lang ano. It takes, pero yung pagod at saka nga yung science, Father. Yes. Yung science. Yung art and passion talaga. Okay. Ano na po ang ating next step? Okay. At umusok-usok na ang tubig dito. Yan, ang ginawa natin, nagpakulo muna tayo ng water. Okay. Para sa, ang tawag dito is Bain Marie. Bahal kasi ilalagay natin tong ating chocolate with all-purpose cream. Wow. Tutunawin natin para mamaya i-dip natin after maluto tong donuts. Okay. Dip dito natin. Po yan. Yan. Ah, pati po yung kalde. Ah, ganyan pala ang pagkansa niya. Nagulat ako doon, chef, ha? Pati pala yung nilalagay. Oh, para talaga siya matunaw. Oh, para matunaw lang. Yung hindi tinipid pero tinamad. Pati yung nilagay. Yeah. Opo, ako si Father mag-ano. Wala, pati ako nadamay dyan, chef. Busubusin muna kayo na eh. Puro ano ka na eh. Tutunawin lang natin yung chocolate. Flour ka na eh. Si Father. Tapos po, ito pong mga donut. Ang ating gagawin dito, chef, ay? Magpapakulo na tayo ng mantika. Ayan. So, ayun po yung mantika siya sa kabila. Father Hans, kunin ko yung mantika. Mamaya na konti, okay. After this matapos. Pagkatapos lang. Sorry, Father Hans. Delicacy. Ako yung excited talaga sa donut. Tayo muna lang. Itay lang muna natin matapos ito. Matunaw. Mga ilang days po ito, chef? Ilang days bago? Mga 2 minutes lang ito. Father Hans, hindi ka ba mapapaso dyan? Okay ka lang? Hindi naman. At hindi nang ang kapal talaga ng... Oh, talaga. Oh, chef. Ito, Father. Kakapaso. Sige po, Father. Ang mga chefs, ano yun ang mahawak na mainit eh. No? Grabe. Oo. Oh. So, paano yan, chef? Ang iyong mga kamay ay puro kalis. Hindi naman. Pag ganun, puro paso. Hindi. Oh, kasi talaga. Part ng training Father yan. Father Roy, si chef din kasi ay nagtrabaho rin abroad. Kaya ito ay talagang sanay na sa mga gawain. Bukod po doon sa pag-abroad ninyo because of your training, meron po bang pagkakataon din na nabigyan kayo nagtrabaho kayo? Pagtrabaho rin abroad. Opo, 2 years ako sa Kuwait. Actually, malungkot nga sa Kuwait eh. Dahil nung araw, wala pang cellphone eh. Walang cellphone nung araw, puro letter lang doon eh. Kaya nakakalungkot isipin pag nasa abroad ka nila, masaya hindi. Malungkot na sa abroad. Kayo po ay naging chef din doon sa... Assistant pastry chef. Two years. 2 years. Ano yung chef? Sa hotel? Sa isang commissary ng Sabli Confectionery. Doon po ako. Kasi ako yung kami yung gumagawa ng mga cakes. Dinidesign namin yung mga cakes, dinideliver sa mga branches, you know. Yun. Wow. So, very ano po doon, malungkot. Kasi ang lagi mo nakikita, yung mga cakes lang. Buti hindi pa makinig ang magkwentuhan sa mga cakes. Hindi lahat ng sweet nakakatuwa talaga. Pero chef, sayang naman yung ginanito ko, tapos ikaw rin ang gumawa niya. Sorry. Nagganito pa naman ako, chef. Sorry, Father. Sayang mo yung kanyang props, chef. Father, bagay na bagay sa yan because dark chocolate yan. Oh, grabe. Grabe, chef, ha? Kala ko yung white chocolate sa akin. This strawberry. Yan. Healthy kasi yung dark chocolate. Yes. Totoo ba yun, chef? Yes, healthy. Yes. Kaya tayo mga dark, Father Hans. So 2 years din po kayo nag-Kuwait, chef. Correct. Yung mga bata, tatlo na ho ang anak niyo no that time, chef. Isa pa lang. Iniwan ko yung misis ko, isa pa lang. One month pa lang yung aking panganay. So, chef, sa ibang bansa, hindi na kayo nag-re... Diba may mga renewal na contact yan eh. Mga two years. Tama po ba ako, chef? So, pag after ng 2 years ninyo, hindi na kayo bumalik ng Kuwait? Hindi na ako bumalik. Okay. So, hindi na kayo ngayon sa... Sa pagbalik ko ng Pilipinas, nag-apply naman ako sa Goldilocks. Mm-hmm. Yung training sa Goldilocks, yung pagdidesign ng mga cakes na may paglalettering. Yeah. So, nasanay ako hanggang sa tinuloy ko lang aking passion hanggang maging... Actually, ang pastry chef, hindi ba talaga basta-basta lang? I'm sure. Oh. Mm-hmm. Kayo na nga. Kita ko yung mga sinusukat ni siya. Accuracy talaga. Diba? Winaway talaga. Chef, yung proportion po kayo ng ating oil, nabanggit mo kanina, no? Even yung flour, no? Pero po yung oil, yung water, kayo na, winaway eh. Ito po ba, chef, na pag ito po, halimbawa, itong hinahalo ni Father Hans, ano ba ang proportion na kailangan po niyan? Yung pag gumagawa ng ganache, dapat
50-50, or one is to one, 250 grams of chocolate bar, 250 grams of all-purpose cream. Dapat okay. Laging one is to one. Oh, wow. Yun ang ratio. Okay. After that, pag hindi mali, magiging liquid lang to. Hindi po siya, Hindi siya mabubuo. Kasi kanina nakita ko, bago mag-start yung show, tinimbang pati yung chocolate talaga. No? Mm-hmm. Tinitimbang po lahat. Sa baking talaga, napaka-accurate. Ano? Oo. Mm-hmm. Ito, chef, ano na po ang kategori sa ating mga donut? Sa baking daw, accurate. Pero tayo, ang kulit. talaga naman. Sama na rin po kayo doon, chef. Ang kulit. Nadamay namin kayo. Ayun, father. Di ba nalulusaw na po yan? Yes, nalulusaw na po. Parang ako rin nalulusaw. Okay. Ano po susunod after this, ito, after na to, ito naman yung show. Okay na po ito, chef? Okay na po ito. Okay na po yan? Ipapakita po natin sa kanila, sa mga manonood. Mm, siyempre, may camera tayo sa taas. Opo, yun po. Yan na po siya. Kaya mukhang yan po ay makakasunod ng ating table. Parang ang sarap nito parang yung... Parang namiss ko yung champurado bigla. Parang sumang hindi, saka yung ano, suman. Chocolate suman? Suman, chocolate, chef, butter yes. Roll. Pwede ito. Yes, sa mangga. Suman, pwede nyo i-dip dito. Oh. Okay na po siya. Suman chocolate. Chocolate suman. Kaya talagang kailangan purong-puro talaga. Yan ba yung mga natut kayo na nabanggit ni chef, nagpunta siya ng Korea? Mm-hmm. Bukod sa Korea, meron pa po baka ibang bansang... Nabanggit na rin Belgium. Unahin ko muna yung Korea. No? Belgian chocolate. Unahin ko muna yung Korea. Sa Korea talaga, napaka-ano na po nila. In terms of paggawa ng mga bread, napaka... Yun po ang forte ng Korea. Trending na po sila ngayon . Ang gaganda ng kanilang mga bread. Hindi nang gusto ko sana. Nung nag-aral ako sa Korea, gusto ko sana ituro ko din naman sa mga... So nakuha nyo yun, chef? Okay. Natuturan nyo paano ginagawa yung mga bread? Yes, oo. Ah. Yes, for almost 2 weeks talaga, puro training ang ginagawa namin sa Korea. So the reason why gusto kong i-share din naman to sa ating mga hindi talaga kayang mag-aral, no? Mm-hmm. Ako'y libre lang po para sa mga bagay na gusto nilang matuto sa Korea. Kasi at the end of the day, hindi mo naman madadala sa langit. Muputok-putok na. Father, mainit po yan. Water, lagyan pa ko tayo natin ng water. Ayan, naubos yung water pala. Kaya pala. Water lang po yan. Hindi, saka ngayon sa Pilipinas, dumadami na mga Korean ano rin. Hindi lang yung mga samgyup, pati yung mga cafe. Sir, para huwag kayo makasunog ng yan. Iba na ang ano ni sir, balat ng kamay ni sir. Nasanay ayaw lang. Tablahan ng init, ha? Mayroon pong technique yan, para hindi kayo mainitan. No? Pipit kayo, sir. Hindi po. Actually, hindi naman to masyadong 100 degrees. So, meron tayong tinasawag na instinct na iisipin mo na hindi siya mainit. Madali mo siya mabibigyan. Hindi siya mainit. Ang galing ni sir, no? Napakalalim na ano no, paliwanag. Hindi siya mainit. Hindi siya pagtingin mo, lapdus na yun. So, lokay mo sa ili mo. Hindi mainit. Makikipag di ba tayo? Hindi, mararamdaman mo naman, Padre. Yun lang yata, hindi ko mainit. Pero yun lang yata, hindi ko pinaniwalaan sa mga sinabi ni sir. Hindi, joke lang. Padre, subukan mo ngayon kung kung talaga effective. Doon kayo niniwala doon. Chef, ito pong kabilang kawali, medyo kumukulo na yun. Lalagyan na po natin siya ng oil. Mm-hmm. Okay. Ako na po ulit, chef. Okay, lalagyan na natin. Saan oil? Yung oil na natin. Yeah. Kailangan makuha natin yung degrees nito, 180 degrees, bago tayo mag-dip. Yes, bago tayo mag-dip ng donut. Okay. Lagyan na natin ito, mantika. Kung 1 kilo of donut ang ginawa mo, dapat 2 kilos of oil nilalagay mo dito. So, 1 is to 2. 1:2. Galing mo. 1:2. Layo. Ang hirap nun, ha? Ang hirap. Mat. Okay. Yan. Grabe. So, 180. Talagang... Chef, ano po, chef? Apo. Ayan. Okay, pakuluin natin. Mm-hmm. Malalaman natin yan kung mainit na. Pag wala kayong kung meron kayong due temperature. Kalo ba ginawa ka muna? Due temperature. pag due temperature, naawakan nyo na. Pag na-reach nyo na yung 180 degrees, tsaka pwede natin ito ilagay yung donut. Okay. So, paano pag wala kang due temperature, kuha ka lang ng konting water, ilagay mo niyan. Pag tumatalimsik, yung tawag doon. Talamsik. Ayun, okay na yon. So, pwede na siya i-dip. So, para ikaw ay susugal na ikaw ay matatamaan o hindi na. At after that... Siyempre, ito ba? Kailangan kong haluin ba ito para okay yes, lang siya? Okay lang po siya. Ayan po yung... Magbubuo-buo yung consistency, ganyan lang po siya. Yan po siya yung chocolate. Ako naghalo niya. Ito na yung pure. Ito yung black chocolate na siya. Opo. Dark. Dark. Chocolate. Okay.
Okay? So after that, sarap si Father naman na magpa-fry. After mainit na to, no? Pwede mo niya na, sir, ilagay yung donut. Father Roy! Paano niyo wala na mainit? Kukuha kayong konting water? Pre-over mo muna. So, parang sugal buhay to, ha? Sige nga, chef. Ang ating gagawin, paano malaman? Maganda yung mga strategy ni chef, eh. Kukuha ka lang ng konting water. Yan. Didip ko lang ng konti dyan, ha? Okay. Didip mo lang konti pag... So, gagaling pag tumalsik... O, sandali lang. Ikaw muna dyan, kuya. Chef, subukan ko, chef, ha? Sige, subukan mo lang. Okay. Ay, wala lang! Wala pa. Baka mamaya mo umiyak. Napaka! Isa pa, chef. Isa pa na naman. Yan. Ikaw yung kamutunog na, di ba? Ibig sabihin, hindi pa. Hindi pa. Di ba tumutunog na? Hindi pa yan. Kailangan talaga yung tumatalsik. Okay. Iba rin yung mga payo ni Chef. Kaya minsan, duda ko, may wala ko, hindi eh. Parang Chef, talaga yung totoo. Sa Belgium ba talaga kayo talaga? Tapos na yung Korea. Kamusta naman yung Belgium? Anong gawin sa Belgium? Yung pinadala naman tayo sa Belgium, ang ginagawa natin, paggawa ng mga cake. Dati kasi, sa Belgium kasi, ang pagdidesign ng cake, napaka very very specific yan. Yung kailangan yung cake mo talaga napaka ganda. Ganda yung pagkaka-stand ng cream. So yung pati yung mukha niyo pa nga i-drawing natin sa attention, yung presentation. Pati mukha kaya i-drawing. Oo. Ano chef, subukan ko ulit, chef? Baka subukan ko 'yan. Malapit na. Sandali lang, kuya. Nawili bigla magsubok-subok. Nilagyan niyo na ng water. Ang pag tumahimik na to, ibig sabihin wala ka na nadidinig. Yan, pwede na. Okay. Di pa. Pero ay tumahimik, chef. Sa Belgium, gano'n ko kayo katagal nag-training doon? Mga one month and a half. Ganun, mga short course kung tawagin ba, para mga gano'n po yun, chef. Pero yun, kung kanina ay bread sa Korea, sa Belgium ay mga cakes. Kung paano i-design, yung intricate na mga designer. Correct. Yung cake siya. Okay. Di ba? Chef, manik na siya. Hello? Yan, tahimik na. Manik na, chef. Malapit na po yan. Ang galing nyo po, chef. Isipin nyo, hindi mainit ito. May mga, ewan ko, yung kasi sa pagka-pastry chef ka, kailangan mo talagang isipin din na yung ganito lang ka-init, kaya mo i-hawakan. Totoo talaga, chef. Hindi yung joke. Talagang kailangan mo talaga siyang... Hindi. Nasa mental ano rin pala condition. Tatagalan pa ni chef yan. Tatagalan pa niya. So, chef, lagyan ito. Kaya lang mayroon tayong sure. Uy, na... Uy, Father Roy, tahimik na yung mantika. Pwede na itong magprito. Okay. Okay na. Pwede tahimik na. Pwede na yan, chef. Magprito? Yes. Bago tayo mag-break, masampulan na muna ito, chef. Sambulan. Chef, ang gagawin ko lang, ihuhulog ko lang ba, chef? Kukuha ka lang ng isa. Okay. Lagyan mo lang dito. Mamaya pa yan. Chef, sample. Kayo po muna, chef. Baka may mali pag... Yung ikaliligtas ng buhay natin, chef, ha? Okay. Wow! Dapat eh. Gentle. See? Yan. Chef, sabuha ko, chef? Sige na. Lagay na. Lala magawa si chef, eh. Ginawa ko na, eh. Yun. Very good. Yeah. Ako rin. Ingiterot lang ni Father Hans. Joke. Iba yung pagkakahulog kasi. Ay, sige, paano magnapaghulog, Father Hans? Sign of the cross muna dapat. Yeah. Yeah, ito bago, tapos tatakbo ka. Hindi, Father, Twitter ng sick, Father. Mahirap na. Buwis buhay ito, chef. Pabalik ka rin na natin. Mait-nit yan. Ayan na! Saglit lang siya, chef. Wow! So, saglit din tayo magbe-break muna. Yes, habang ating inihuhulog yung ibang mga donut dito. Yes! Konti-konti na lang. Konti na. Magbabalik po ang taste si Monique kasama si Chef Rodel. Magbabalik tayo. Okay. Don't go away. Okay. Iba talaga ang sweet. Kaya ko. Iba ang sweet. Kaya! Sir Rodel, ito na po ang ating... Ito yung sweet na nakakapanganib. Yung pong variety of donuts po ni Sir Rodel, ni Chef Rodel. Ito na po ngayon, ano? After po ating ma-fry yung donuts, ngayon po ay pinatuyo muna saglit siya, ano? Pinahimasmasan. Dahil siya po ay nabakot po sa hot oil. Sir, Chef, ano po ang ating next step after po nang maluto na po yung, ma-fry na po yung donuts? Okay, thank you, Father. Ito na po yung mga design. Ito yung sinasabi kong variety. Depende sa mga toppings na ilalagay po natin. Okay. Ano? Okay, gagawa muna ako at papakita ko lang sa inyo tapos sunod kayong dalawa na. Sige po. Okay. Sige, sample. Sample. Sige po, Chef. Okay, kukuha muna tayo ng gloves. Pag finished product na, hindi na pwedeng kamayin. Yes, tama naman. Kukuha tayo nito. Kukuha lang po ako ng isa. Tapos, Chef. Okay. Tapos, ididip ko dito sa chocolate. Okay. Ganun lang po siya. After that... Yung ibabaw lang talaga. Ibabaw lang po. Pero may ibang donut dito. Kasi na, di ba, siya buong donut? Opo. Chocolate din.
May halo pong kokwa yun. Yes. Pwede mong i-dip lahat to. Pwede naman. Pero okay. Ibabaw lang. Okay. Pwede rin dito, chef. Okay, kayo na po. Okay. Yan ay sa akin. Akin chocolate lang. Oh, sige, sige. Pwede kong lagyan ng design kung gusto niyo. Sige nga, chef. Paano ba ikaw yan? Ikaw muna, chef. Okay, sayang naman. Okay. Ikaw ang guest, chef. Dito. Dapat lagyan natin ng konting design. Lagyan natin ng konting design. Okay. Ito, kukuha lang po kayo ng ganito. Dito po sa likod na mayroon tayo. Parang cone, no? Parang... Ito na kita kong ginagamit ng mga, ano sa mga ginagano. Cake, tindahan ng mga cake. Dalagay po natin dito. Okay. Ayan, hindi po yan masisma, no? Tapos kukuha lang tayo ng gunting. Ito po, nasa likod lang. Ah, kaya pala may maliit na gunting. Para siya ay? Para po siya ay, guguntingin po natin. Okay. Yung pala yun, makatumalisik. Parang napakatalas ang gunting na yan. Napakatalas ang gunting, okay. Napakatalas ang gunting na ito. Okay. Hindi pa rin, chef. Kailangan pa rin gupitan. Ang tulis kasi. Ito na lang. Wala, may isang okay, matapang tapas. Gupit lang, father. Please. Sige, baka sumirit ang gusto, Kuya Roy. Okay ba, chef to? Sige. Dandaan lang. Okay. Napakatalas ng gunting na ito. Yan, 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 yan. Yan. Ayan. Okay. Yun. Ayan. Sige. Lalagyan po natin ng dressing lang sa taon top. Yun lang. Yan. Uy, kain naman. Pwede. Ganyan po tayo paggawaan. Sige, okay. Sige. Napaka-relaxing. Sige, ako naman, Father Hans. Father Roy. Ito rin, ganun na mo rin. Hindi. Ako wala sa iyo kong design. Ikaw naman. Sige. Ito. Ano sa... Ikaw naman doon sa isang ano... Sige, sige. Sa akin sa... Ito ang ating strawberry, sir, ba ito? Strawberry. 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 Yan. Chef, yung bang mga anak mo ay tinuro mo na rin ng... Dip. Down, down. Deep down in my heart. Okay. Chef, yung mga anak niyo okay. Pumarunong na rin mag-ganito. Lagyan niyo lang po dito sa kabila. Ayan, galing. Tinuro. Chef, nagsasatang po ako. Sorry, father. Dead mo kay chef. Yes, father. Yung anak ko talaga, yung bunso ko, gustong-gusto niya maglagay ng mga ganyan. Sa tatlong yan, may nakikita ka na ba na parang susunod? Magmamana sa iyo. Yes. Siguro yung bunso ko. kasi hilig niya maggawa ng mga ganito. Wow. Ano ko lang, baka yung mga sugar level ng mga anak ninyo, sir. Diabetic po ba kayo, chef? Hindi. Kaya naman pala malakas ang loob ni chef. Binabati ko sa aling hildang nanay kong diabetic. Pero meron kayo. Ay, sige, papala. Ito lang magde-design ka muna. Sige, sige. Eh, wala pa akong... Sige. Pwede ka maglagay ng mga design na ito yan. Okay. Ikaw muna, Father Hans. Muna, Dito ka, Father. Huwag kalilimutan. All make design of the cross. Correct, Father. Ayan. Ayan. Galing ni Father, oh. Dilip-dilip. Ang galing na. Labas muna. Yun! Yun, dalagay ni Father dyan. Yes. Galing, very ako, sir, ay kukuha na naman kahit anon from... Yes, depende po sa gusto po niya. Ay, alam mo, akin yung marshmallow dapat. Kasi yung ginanong na kanina. Try marshmallow. Gusto ko i-try yung ganun din. Sige. Sir, na, but lagay. Opo, lagay po ninyo. Depende po sa ano talaga, sir? 1, 2, ganyan-ganyan lang, chef. Yeah, iba-iba naman. Very good, ang galing. Oh, iba-iba naman, chef. Ang tawag po dyan, Father? Ano tawag po? Inspired by, ano ba to? Dot-dot. Dot-dot. Para iba naman, oh, diba, chef? Father, ah. Yeah. So may marshmallow sa akin. This is abstract donut. Thank you, Lord. alam mo, lalagyan natin ng ano to, ng puti. Kasi niloloko. Bakit? Ano, hindi naman... Walang pakialam mo lang gawa. Hindi naman orange siya na punta. Ayan. Chef, habang aming ginagawa ito, nabanggit mo kanina, no? Nung atin pong isang segment kanina, na pangarap mo talaga magturo, no? Sa ating sa taong simbahan, no? Even sa hindi sa mga taong simbahan, yung mga taong nakakailangan ng parang kabuhayan, additional livelihood siguro nila, no? Siguro maganda, ma-share mo. Ano ba yung talagang pinapangarap mo with advocacy mo, no? Yung expertise, yung training, ilang taon, yung karanasan. Ano ba yung pinapangarap mong magawa sa iyong advocacy, sa iyong kaalaman na ito? Salamat, Father. Bata pa kasi ako. Gusto ko talagang mag-aral ng baking. So wala talagang pera ang magulang ko noong time na yon. Kasi sampu kami magkakapatid. Ang ginawa ko po, nag-working student ako, pumasok ako sa establishment ng Red Ribbon. Sabi ko, pagdating ng araw, ang dami talagang gustong matuto ng baking kasi ang baking noong araw talagang kailangan passion mo. Oo, hindi biro ang matrikula. Mag-aaral. So sabi ko sa sarili ko, pag ako natuto nito at nagkaroon ako ng pagkakataon, i-share ko to sa mga gustong matuto na walang kakayahan magbayad sa culinary o walang kakayahan magbayad. Ayan ang pangarap ko talaga. Kasi at the end of the day, hindi naman ako, pag ako'y nawala man sa mundo, hindi ko madadala tong aking skills. Malay, pagdutuloy ka ni San Pedro sa langit. Ikaw ay. Pero if ever, paano ikaw makontakt na ating, for example, gaya ngayon, may nanonood po ngayon, paano ikaw makontakt, saan ka pwedeng puntahan para ikaw po ay makausap and eventually para makapag-appointment sa inyo, halimbawa. Ano bang paraan para kayo po ay makontakt? Dito po sa
sa so let's serve yung another atin na grace. Yan po yung pwede nyo pa-contactin po sila, Ma'am Sharon. Oh, TV Maria po. At ito po ang aming contact number. Yes, yes. Yan, okay? Yes, okay. Yes. Sa TV Maria, pwede nyo pa kaming contactin. Contact. Tapos, si Ma'am Sharon na lang ang pwedeng mag-endorse sa akin, yes. Para mas medyo maplano ng gusto ko ano dapat gawin. Okay. Halimbawa lang po, kayo din ay medyo meron kayong pamangkin, anak, o apo po na single, lalaki. Pagtawag nyo sa kay Ma'am Sharon, available din po yun. Just in case lang po na... Alakal mo ko nung ibang tamis na matamis. Ang tamis ang pag-ibig ni Ma'am Sharon. Siguro, pwede tayo. Of course, ang simbahan ay may Caritas Manila. No? Pwede mga social services. Yeah, mag-training po, no? And, of course, may mga simbahan po. Gaya halimbawa ng Baklaran. May mga ginagawa para po livelihood trainings po na pwedeng gawin. Siguro, we can also endorse si Sir Rodel for that. No? Kasi nabanggit niyo po kanina, yan nga po ang gusto niyong gawin sa inyong parokya. Yes po. Diba? Opo, na ma-share yung ganyang kakayahan. Pwento lang kayo, isa pa. Chef, ano? So, sa dami ng mga naging karanasan niyo, nakapag-abroad ho kayo, tapos nag-serve sa simbahan, ano po yung mga, para bang, ano ang role ng inyong spiritual life ng inyong buhay pananampalataya? Paano nakatulong? Nakatulong. Ano po yung naging tulong ng inyong relasyon sa Diyos? Yun, napakaganda. Napakaganda na binigay sa akin ng Panginoon Diyos. Una-una, hindi ko naman hinanggad dito. Binigay niya sa akin kusa ito. Hindi ko alam bakit ako nakapunta na ibang bansa. Tapos naikot ko pa ang buong Pilipinas na halos sa pagtuturo ng baking. Most yung malalaking kumpanya, nakakapag-share tayo ng demonstrate. Demonstrate. Sabi nga, yun ang kanya, no? Dine-develop natin yung kanilang produkto. Bakit naman hindi ako tumulong? Doon naman sa mga gustong mag-aral talaga ng baking na walang kakayahang magbayad. Doon ako pupunta para tulungan ko naman sila para magamit din nila itong pangnegosyo o para sa kanilang buhay na kumyari example yung sa mga lalo na sa mga mother no sa bahay lang yeah. Na yun. Mga housewife. Housewife. Yes. Ang daming pwedeng gawin sa bahay eh. Gawing negosyo. Ganung habit 'yon. Sir, sa bago tayo magtumikim ng ginawa naming donut na mukhang masarap, gawa pa lang namin eh. Gawin na gawa ni Father Roy at ni Father Hans. Mas maganda po yung kay Father Roy syempre no kaysa kay Father. Parang pilit po yung si ano. Si chef may po nagsabi ng abstract. Abstract. Diba, chef? Chef, sa lahat po ng ito, siguro sa inyo pong experience, napuntahan, natutunan, ano po ang inyong maaring learning share o lesson na maaari pong ating maibahagi sa ating pong mga manood ngayong mga araw nito? Ano yung napaka-importante pong aral sa lahat ng ito ang inyong maibahagi po sa amin? Okay, maraming salamat. Pag kayong gumagawa ng, kunyari may gusto kayong gawin sa buhay, ituloy nyo lang yung gusto ninyong maging habit nyo yan until makita ninyo na ito na ba yung tama para sa aking sarili, na ito na ba yung gagamitin ko panghanap buhay ko. Kahit talaga minsan eh, sabi nga, walang pang pera, pang paaral. Just go on. Huwag kayong susuko sa gusto ninyong pangarap. Kasi napaka-importante yan. Marami talagang, pag maglilingkod kayo sa Panginoon Diyos, maraming posibilidad na mayroong taong natutulong sa iyo. Oo. God will send, no? At some point, God will send para ano man yung iyong pangarap. And of course, pag matulungan ka na, ikaw din, may obligation kang makatulong. Kaya napakaganda ng kanyang advocacy, ano? Na, sabi nga eh, pass it forward. Pay it forward, no? Ayan. Kaya naman, pinapasa na sa atin ni Chef ngayon ang mga ginawa niyang donut na titikman na natin. Yan. Wow! Father Roy! Siyempre, we bless ano the food muna. Ano ba ang titikman natin? Siguro yung ginawa na lang ni Chef para hindi. Gusto ko yung ginawa mo. Jokes. Talaga, ha? Sige po, ito po ang atin pong nagawa. So, ito po, Chef, ito po ay, apart from yung aming ginawa kanina, yes. Ito po ay na... parang nagbukhang ganito, parang nagbukhang mas masarap. Parang ginawa ninyo dito siya. Parang ang layo sa ginawa namin. Ito ba yung na-freezer? Alas parehas lang naman yan. Kahapon pa yan eh. Di siya. joke lang. Ngayon lang yung ginawa. Doon na lang tayo sa totoo talaga. Yan na lang kainin natin, Chef. Ano ba yan? Well, anyway. Kagagawa lang natin kanina to. So, ito yung tikman natin. Yan! Siyempre. Father Roy, nasa ng... Ito yung sa akin. Ito yung sa akin. Tatlo talaga tayo. Di ba? Maghati ating mga staff. No? Yeah. Chef, thank you very much bless po for... before we bless the food, we'd like to thank si Chef no, sa inyo pong time. At ang pinakamaganda po yung part na you're willing to share, to serve po, and to teach people. Hindi lang po yung ang lahat po ng bigay ng Diyos ay hindi lang para sa atin. Katunayan, tayo madalas ang daanan
para ang ibang tao po ay makatanggap din ng grasya na ibigay po sa atin. Course. So, we're very much happy to have you here and to hear you na gustong-gusto magbahagi po sa mga tao. Yun ang talaga naman ang purpose ng bawat blessing na tinatanggap natin. Yes. Is to be shared at tayo maging biyaya. Daluyan ng Diyos. Kaya, Father Roy, we bless the food in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And bless us, O Lord, in this thy gifts which are about to receive from thy goodness through Christ our Lord. Amen. Okay, Father na. Roy. Father Han, anong balak mong kunin dyan? Ito na munang kayo nun at magagalit si Miss Sharon. Wow. Wala po bang tawag sa mga flavor na ito? This is chocolate. This is a Rocky Road. Rocky Road. Ito po. This is strawberry chips. Pinky Road. Strawberry chips. Strawberry chips. Ito po, Chef. Strusel. 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 Spell? Strusel. Dito tayo sa Rocky Road. Chef, maraming salamat. Pero sana, Chef, ito yung hindi masyadong matamis. Minsan, may mga donut na sobrang tamis din naman. Saan po ba talaga magandang eterno ang donut? Sa tsaa o sa kape? Actually, pareho lang naman yan. Kape or yung black coffee or tsaa. Pwede naman, pares. Depende sa gusto mo. Waiter, coffee please. Yan. Wow! Sarap. Minsan, yung tinapay sobrang tigas. Bakit ganun minsan? Yung may mga donut na sobrang tigas minsan ng tinapay. Yan. Magandang tanong mo, Father. No? Thank you po. Talaga yung mga tanong nyo. Salamat. Kasi nga, mayroon mga ganun na hindi nagbabalance yung recipe. Oh, yung proportion niya. Oh, kailangan talaga i-balance ang mabuti. Lahat ng sobrang masama talaga. Kaya, Chef, thank you very much po for letting us invite you here in our program po sa Testimony. Kanyo po ang pag-uturo ng paano ginagawa, no? Ito po ang atin pong donut na ito. Variety of donuts. And no? Father Roy, pwede nilang sundan sa Facebook si Chef Rodel. Just follow Rodel Tumale. Yan. Facebook kanyang profile picture ay yung kanyang pagiging minister. Ang mobile phone number? Sige po. Ang mobile number ko, 0918-553-6301. I-follow nyo lang po ako sa Facebook page ko po. Meron po ako doon sa Korean yung mga ginagawa ko pong mga breads and cakes and pastries. And you can always inquire po kay Brother Rodel, kay Chef Brother Rodel, dahil siya po isang lead dessert. Paano siya makakontakt and how you can have the session ng pagmaturoan po kayo ni Brother Rodel. Muli po, Brother. Yes. Chef, thank you very much po. Maraming salamat po, Chef Rodel. Maraming God salamat, bless you po ang inyong paglilingkod sa simbahan, your family, and of course, your great endeavor na makatulong pa sa kapwa. Yes. Wow. You're a blessing. Maraming salamat po. Magbabalik pa rin po ang testimony. Father Roy. Strusel. Hindi. Let's cheers. Cheers. Kailangan niyang ito. I-cheers. Sige. Nakain ko yung sa akin eh. Toast. Cheers. Pero ito yung kakagating ko. Magbabalik po ang testimony. Chef, salamat. Meron lang donut toast talaga. Yes. Alright. Iba talaga pag sweet. Marami mga talagang gustong kumagat. Ang tamis ng episode. Itong pinakatamis ng episode. Matamis na may chocolate na, laibang sugar, at marami pa mga marshmallow. Strawberry and chocolate and the toppings. But most of all, higit po sa atin pong masarap na nakain, matamis na nakain. At masayang kwentuhan. Of course, yun pong ating mga natutunan ngayon pong araw na ito. Siguro, isa sa I would like to bring out din sa atin pong episode na ito, yung part po talagang pilit na pilit at gustong-gusto ni Brother Putlay Rodel na mag-share, magturo po whatever it is na kanya pong natutunan, yung kanya na experience. Totoo po, no? I keep on repeating po kanina. Totoo, ang bawat isa po sa atin, we become actually channels of God's grace. Ang Diyos po, lalo pang nagbibigay, tumutulong at nagbubuhos ng grasya sa mga tao pong hangading makapagbahagi at makatulong sa iba. We are blessed that we become a blessing to others. Oh, pero wag natin kalilimutan, no, sa paghahangad natin na makagawa ng mabuti, na makatulong kahit napakabuti, napakaganda ng hangarin mo kagaya ni Chef Rodel, dadaan pa rin tayo sa pagsubok, sa challenges. Pero may isa akong magandang talagang natatawalan tayo kanina, pero iba yung paulit-ulit na sinasabi rin na sa mga chef daw, natutunan na nilang isipin hindi masakit. Kahit mainit. Hindi daw mainit. No? Parang hindi ko lang kung niloloko lang tayo ni chef kanina. No? Pero pag pinagnilayan mo mabuti yon sa trabaho nila at sa buhay natin kuminsan, kakailanganin mong matutunan na mapaglabanan, na malampasan mo yung hirap, yung sakit kuminsan. Kaya hanggang sa, sabi nga ni St. Mother Teresa of Calcutta, love until it hurts and until it hurts no more. Wow. Because there is no more pain but only love.
O para bang ganun yung isa sa mga tinuturo ni Chef kanina. Kasi ang tagal niyang pinapangarap na makapagturo, na ma-share sa mga tao, sa parokya, itong kanyang talento. And I am sure, hindi naging madali. Yes. Hindi naging mabilis para sa kanya. But still, nandoon yung kanyang great desire. So sana, anumang challenges, marami mang challenges, there is always a saving grace. Yes, siguro. There are more saving graces than challenges. Amen. So if I may just add dun sa napakagandang insight ni Father Hans based po sa kwento ni Brother Rodel, tayo po ay mga, we are an Easter people. Yeah. Minsan mga nakakalungkot, no? Napaka-nega po ang ilan sa atin. Napaka-nega, no? Laging parang Biyernes Santo ang mukha. When in fact, our Lord is risen. Kung kaya ka po tayo sumasamba ng masaya because our Lord is risen and we are a children of joy. Saka last na lang, ha? Halimbawa itong donut na ito, o, diba? Dark chocolate ang binigay, pero pwede mong budburan ng marshmallow, ng puti. So there is always a light thing, something good. Sabi nga nung aking bookmarker, the darker the night, The brighter the stars. Amen. Wow. Diba? Oh. O, balik ko na. So, my dear friends, join in for the best way to one's heart is still through the stomach. So, let us serve one another with grace before meals and after meals too. Ako po si Father Roy Belliet. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat po. At muli tayong magsama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony! Preserve! Preserve the sacrament. Preserve the Father. Madamot din.